Yun na po ang lahat. Purihin niyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon na 21 ng Setyembre ay kapistahan ni Apostol San Mateo Levi, isang apostol na dating tagasingil ng Buwis. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Friends, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mahapuri sa Diyos sa kaitaasan at sa loob sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos sa rin ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo,
buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo, kaming tinutuwangan lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin, ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag. Isang Diyos at Ama nating lahat, Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, at iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanyang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang
patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit-araw. Laganap na sa daigdig ang kanyang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanyang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa pon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa araw tayo ng kapistahan ng Apostol San Mateo dahil ngayon ay 21 ng September. Ang atin pong simbahan ay mayroong pundasyon at ang pundasyon ay 12 na mga apostol. Kaya matapos nating palakpakan ang ating pong Jesus Nazareno, palakpakan din natin si San Mateo na apostol. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay malalim po ang mga kahulugan. Sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Episo, kapitulo 4, verso 1 hanggang 13, dito po sinasabi ni San Pablo ang panawagan ng bawat isa na nabinyagan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus
At ang isa sa mga ministeryo o paglilingkod ng nabinyagan ay ang pagiging apostol. Ang apostol ay mula po sa salitang Grego, apostoli. Ibig sabihin, misyonaryo, pinadala na misyonaryo. Kaya si San Mateo ay pinadala. Bago siya ipadala, kailangan muna niyang alamin ang kanyang dadalhin na mensahe. At upang madala niya ang mensahe, mag-aral siya at sumama sa ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 9 hanggang 13. Sa Versikulo 9, sinabi po ng ating Panginoon, nung nakita niya si San Mateo, doon nakaupo sa singilan ng buwis, sumunod ka sa akin. Sa original po na pagkasulat sa Koinoko na Grigo, ang sumunod ka sa akin ay akuliti mi. Akuliti mi ay ang pagsunod sa Panginoon. Pero hindi po ito madali. Bakit po? Ano pong trabaho ni San Mateo Levi? Siya ay tagapagsingil ng buwis. Pag siya nakaupo doon, ang kanya pong buwis na sinisingil ay hindi po para sa bayan ng Israel. Yun po ay para sa Imperyo Romano o Roman Empire. Kapag ka iniwan po niya ang kanyang opisina doon, kamatayan po ang katumbas. Dahil iniwan niya at yung mga pera doon na para sana sa Roman Empire na iniwan niya ay wala na po yon, kaya managot siya. At ulitin ko po, ang katumbas, kamatayan. Pero sumunod siya sa Panginoon. Tumindig siya at sumunod sa Panginoon. At hindi lang yon, siya'y nagbigay pa ng salo-salo. Sa pagsalo-salo, siyempre maraming mga kasamahan niya. Yung tagapagsingil din ng buwis, na ang dahil sila'y mga tagasingil ng buwis para sa Roman Empire na napakalupit. Ang tawag sa kanila ay makasalanan. Kaya nagsalo-salo sila doon kasama ang mga apostol at ang ating Panginoong Hesus. Kaya itong mga Parisiyo, lagi itong mga Parisiyo ang nangungulit. Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang iyong guro? Ibig sabihin, bakit ang ating Panginoong Hesus kasama niya yung mga tinuturing na mga makasalanan, mga taksil sa bayan? Yun po ay napakinggan ng ating Panginoon at siya ang sumagot at sinasabi niya, ang mga may sakit, ang nangailangan na manggagamot. Ibig sabihin ng ating Panginoon, siya yung manggagamot na espiritual sapagkat ang mga tao ay may kasalanang espiritual kaya sakit na espiritual kaya kailangang naroon siya. Kaya sinasabi niya, at ito po yung napakaganda sa Versikulo 13, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya, habag ang ibig ko at hindi hain. Kung atin pong tingnan, ito po ay mula sa aklat ni Propeta Hoseas, Kapitulo 6, Versikulo 6, na ang nakasulat po doon, habag ang ibig ko at hindi hain. Pero ang ginagamit po na original na salita din sa kay Propeta Hoseas, Versikulo 6, Kapitulo 6, ay ang salita chesed. Chesed ay pag-ibig at kabutihan o pag-ibig na may kabutihan. Pero dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, Verso 13, ang ginagamit po na salita sa Koinoko na Grigo ay ang salitang Elios. Kaya sabi, Elios telo. Ang Elios, habag. Telo, ibig ko.
Helios sa salitang Hebreo ay rachamim. Rachamim, mula po sa root word na racham, yung sinapupunan, yun yung tungkol sa habag o mercy na sa Latin naman, misericordia, na mula sa dalawang salita, misere at cor. Cor ay puso, misere, misericordia, ibig sabihin ang pagdama ng sakit upang makiramay sa kapwa. At ito yung tinatawag nating habag. Pero hindi na po natin tingnan kung paano po ang pagkasalin at pagkasulat. Ang atin pong tingnan ngayon, ano ang kahulugan ng salitang habag? Bakit sumunod si San Mateo at ang ating Panginoon ay magtuturo na ng habag? Ang tunay na pagdama at pakiramay sa kapwa. Ang dama na kung saan kumikirot sa loob upang damhin ang tunay na kalagayan sa kapwa. Kuminsan, ito ay tinatawag na splagnesty, ang pagdama ng kirot sa loob. Pero ang ginagamit po dito ay salitang telios, na ibig sabihin awa at habag. At itong awa at habag, ito yung dadalhin ni San Mateo. Kaya kapag tingnan po niyo ang nakasulat sa Ebanghelyo ni San Mateo, ay nagsimula po una sa lahi ng ating Panginoong Hesus kung paano ang Diyos nagpahayag ng habag hanggang sa katapusan na kung saan napakita na ang limang aklat ni Moises ay nasa isang Ebanghelyo ni San Mateo na ang ating Panginoon, siya ang bagong Moses, siya ang bagong tagapagpahayag ng kaluuban ng Diyos na may habag. Ay itong kaluuban ng Diyos na may habag ay napahayag na kung saan hindi po gusto ng Diyos kung ano-anong mga struktura natin, mga kalakaran natin, kung ano-anong mga ginagawa natin. Ang gusto ng Diyos ay una sa lahat ang habag. Pakisabi sa katabi mo, may habag ang Diyos sa iyo. May habag ang Diyos sa atin, at dahil may habag ang Diyos sa atin, pinadala niya ang ating poong Hesus Nazareno na ating tagapagligtas, na nagpahayag ng pag-ibig ng Diyos ng tunay at pag-ibig na handang mag-alay ng buhay. Hindi man tayo karapat-dapat, ako, kayo, tayong lahat, hindi karapat-dapat sa habag at awa ng Diyos, sa pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa tunay. Ngunit ang Diyos ay puno ng habag sa atin, kaya tayo'y kanyang iniligtas. Tinatawag niya ang tinuturing na makasalanan na Mateo Levi upang maging apostol niya. Hindi karapat-dapat si Mateo, pero sumunod sa Panginoon. Tayo rin hindi karapat-dapat, sumunod rin tayo sa Panginoon. Ano man ang ating kaya na gawin, hindi po humingi ang Panginoon na gagawa tayo kaagad ng mga dakilang gawain. Ang gusto ng Diyos, ang kaya nating gawin upang ipahayag rin natin na tayo'y nahabag sa ating kapwa-tao, na siyang pagpapahayag ng ating pagtapat, ang ating pagsukli sa habag, awa at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kinakailangan na isabuhay natin ang tunay na pagmamahalan, ang pagpapahayag ng awa at habag sa ating kapwa, ang ating pagtanggap sa ating kapwa-tao, upang ang Diyos ay siyang tunay na masasalamin sa wat buhay natin, ang kabutihang loob ng Diyos. O sa salitang nakasulat sa ating Ebanghelyo ngayon, versikulo 13, Helios, ang habag ng Diyos ay nasa atin. Huwag po nating kalimutan, may malaki po tayong utang sa Diyos. Ang habag na pinapahayag sa Diyos sa atin, na Kanya pong ibinayad sa atin ang Kanyang sarili. Nagkatawang tao siya kasama natin. Binayaran niya ng buhay dahil sa Kanyang habag sa atin. Sa pagbayad niya ng Kanyang sariling buhay para sa atin, tayo'y magmana na sa kalangitan. Tayo'y maligtas na. Tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at ikasiya kasama niya.
hindi po natin matumbasan kahit anuman na mga alay na ating gawin. Kahit tama yung sinabi ng ating Panginoon, habag ang ibig ko, hindi hain. Ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay isang dakilang pag-ibig. Hindi tayo iiwanan ng Diyos kailanman. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangailangan ng iba. At atin pong itutugon, Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagbabago daw'y maging tanda ng ating buhay Kristiyano, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikayat sa pang-aakit ng mundo. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, sa pamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan. Ang bagong Israel na tinipo ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak, nabuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong mawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa panampalatayang itinuro ng mga apostol sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwakas kahit kailan. Kaming sa manong dito sa daigdig ay katibayan ng paumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Justina aming obispo at ng tanang kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dipating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ni San Mateo at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at terisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hindi
ka kailangang magbago. Kahit ito'y masibig ko, hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo. Kahit ikaw pa may papalayo, kailan magwawakas ang iyong pagtatago, ako'y maghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hakan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo. Kahit ikaw pa may mapalayo, iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo. Kahit ikaw pa may mapalayo, kahit ikaw pa may mapalayo. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng Parish Youth Ministry. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 44 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o scan
ang QR code na makikita sa ating lead screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa kinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Ipagkalubong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay minaugnay sa iba't ibang social media platform at ang kusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na ringgay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng pong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga nagbigay ng tulong, lahat ng mga naiugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Ngayon na po ang maringal na pusbas sa kapistahan ni Apostol San Mateo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon ng mga panalangin ni San Mateo ngayon at magpasaw ng hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ang siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunay ang lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasaw ng hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong panampalataya. Ang kanilang panalangin ay magbunga nawa na inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.